Thank you, Mr. President. I stand before the Senate to defend my name against malicious intrigues, innuendos implied by some groups and even a few from this chamber. Unlike others, I am not here to debate or lecture anyone. I am here to use my privilege as an elected senator to tell the Filipino people the truth. Mr. President, let me go straight to the point. I already explained in the past two Blue Ribbon Committee hearings that Attorney Lloyd Lau did not directly report to me, nor did he ever serve as my aide. In the course of my manifestation, I reiterated and reminded everyone of the policy of this administration, basta't napatunayang sangkot ka sa korupsyon. Kahit sino ka man, kahit saan ka man ang galing, dapat kang managot. At tulungan natin si Pangulong Duterte. Ipakulong po ang dapat ipakulong. Kung may kasalanan po. Paniliwanag na rin po ni Pangulong Duterte na siya ang appointing authority sa mga oposisyon na yan sa kanyang talk to the people address. Ngayon, kung hindi po ito narinig ng mga kasamahan natin, ulitin ko po, hindi ko po aid si Lloyd Lau at kailanman hindi siya directly nagre-report sa akin. Si Lau ay isa lang sa mga daan-daang empleyado o official doon sa Malacanang noon. Noong special assistant to the president ako, 2016 to 2018. Mayroon po akong oversight function sa ilang mga opisina sa Office of the President tulad ng PMS, protocol at iba pang mga opisina. Pero hindi ibig sabihin na dahil nakatrabaho ko na sila noon, ay naging aide ko na sila lahat. As special assistant to the president then, I was not involved in the day-to-day operations and management of every office in the Office of the President. Limitado lang po ang aking administrative and supervisory functions. Sinisigurado na nagagawa nila ang kanilang mga mandates, may patupad ang mga improvements sa mga sistema at proseso para mas maging efficient at effective sila. Hindi ko po kasalanan na halos lahat ng mga opisina na under sa oversight ko ay gustong ma-identify po sa akin. Hindi ibig sabihin na dahil nakatrabaho na kita, ay aid na kita. Marami lang talagang gustong maging feeling close. Huwag malapit ka sa presidente. At hindi ko po ikinakailan na malapit ako sa presidente. Pero hindi ibig sabihin yung mga nakatrabaho ko na dyan, aid ko na kaagad at tauhan ko na kaagad. Hindi ko po alam kung bakit hindi ito maintindihan ng ilan at pilit na iniugnay ako sa mga individual na kanilang iniimbestigahan para lang ibahin ang kulay ng katotohanan. Porke taga Davao, naging abogado ng Pangulo at nakatrabaho ko na ng isang taon, pinipilit na i-connect sa akin. Bukod sa hindi totoo na aid ko siya, irrelevant rin naman po yun. Dahil sabi ko na nga, kung may kasalanan, ay panagutin niyo na po. Ako na pong nakikiusap sa inyo. Kami po ni Pangulong Duterte, nabanggit na po niya, pag may kasalanan, kasuhan, ikulong. Kesa po ipagpilit ninyo na aid ko siya, mas mabuti na lang na pagsalitain niyo siya at ipatawag natin sa hearing, katotohanan po ang gusto nating marinig. Yun po ang gusto marinig ng taong bayan. Hindi ang sarili ninyong kwento o narrative. Mr. President, naalala niyo po, simula ng pandemic, halos lahat humihingi ng PPEs, face masks, face shields, kahit mga mababatas humihingi para sa mga lugar nila, sa mga lugar ninyo. Kasi alam niyo naman ang sitwasyon noon, gaano kahirap, gaano kalimited, yet government did its best to provide. Tandarapa po ang sitwasyon noon. Hirap na hirap po tayo, hindi natin alam anong gawin natin dahil bigla nga po ito, itong pandemic na ito. Lahat tayo ay nagulat dito. Nagagalit nga kayo noon dahil matagal. Matagal naman talaga ang procurement process ng gobyerno. Alam nyo naman, mas matagal kayo sa national government kaysa sa amin. Bago pa nagsimula ang administrasyon na ito, may PSDBM na. Pero buhay po ang nakataya dito. Sabi nga ni Pangulong Duterte, when the pandemic started, we had nothing. Name a country who was prepared. Wala po. The same people complaining last year that we were too slow are the same people complaining when government worked with what they had, given the limitations of our bureaucracy, to provide what they can at a time when demand far exceeds supply. Hirap po tayo noon, Mr. President, as in, kandarapa, lahat po tayo nakakandarapa nung panahon yun. Mr. President, I support our collective goal to find the truth.
But if we do not know how to listen, or worse, if we already have a conclusion, even before getting all the facts, then we have failed in providing the people true and accurate information. Aren't we all for the truth? I am one with you here in the committee. Sinusubaybayan po ng Pangulo ang lahat. Pinapanood po niya, pinabantayan po niya ang lahat. Pinagtatanggol ko po ang ating trabaho. I am with you sa lahat po ng colleagues ko rito para malaman po ang katotohanan. Nakikiusap po ako sa inyo. Pagtulungan po natin, alamin natin yung katotohanan at kasuhan po natin ang may kasalanan. Alam niyo po, kasama tayo, lalong-lalo na po, sa laban sa korupsyon sa gobyerno. Sana naman po sa tamang paraan, hindi po sa bullying na pamamaraan. Importante sa ating lahat ang COVID response. We cannot afford to fail. Buhay po ang nakataya, buhay po ang nakasalalay dito. Tumataas ang kaso, 22,000 cases po kahapon, naging dominant variant pa po ngayon ang Delta. Nakakatakot po ito. Pero habang tumataas ang kaso, tayo nag-aaway dito, hindi po ito nakakatulong. Kung merong kasuhan, kasuhan na po at ikulong na po para makatrabaho na tayo. Marami pong natatakot gumalaw ngayon, Mr. President. Yung mga opisyalis ng gobyerno, takot na pong gumalaw. Wala nang gustong gumagalaw. Kaya po natatagalan lalo. Habang nag-hearing, tumataas ang kaso, hindi na po nakaka-focus yung mga government workers natin, lalo na yung mga DOH officials at yung involved sa vaccination efforts natin dahil takot na pong gumalaw. Dati, ang mga critics nagsasabi mabagal ang procurement. Nang bumilis na, hindi naman, corruption naman po ang ini-issue nila. Ang presyo po ng PPE na binili nung nakaraang administrasyon ay doble po sa halaga na nabili ng PSDBM ngayon. Di ko naman po alam yun. Kagabi ko lang po nalaman na ganun pala ang naging presyo nun. Wala naman po kaming pakialam. Importante po, tama at proper po ang ginawa ng ating mga opisyalis. Pag may kasalanan, kasuhan po kagad. Ang gusto po ng kalaban is to discredit the COVID response of the administration. Sa administrasyong ito, walang grand scheme ng wala pong grand scheme ng pagnanakaw, lalo na ngayong pandemic. Hindi po papayag si Pangulong Duterte. Galit po kami ni Pangulong Duterte sa mga magnanakaw. Sir President, sobrang minado ako na baguhan lang po ako dito. Natututo po ako sa bawat isa sa inyo. Mataas po ang pagtingin ko sa mga kasamahan ko dito. Lalo na yung mga veterano dyan. Taas po ang respeto ko. Nagtatanong po ako sa inyo. Pero hindi po pwedeng maangal lang po ako, tatahimik na lang. Kung tingin ko po may maling nangyayari. I am being careful with my words because I respect this institution and I think highly of my colleagues. But just like every single one of you, I also represent the Filipino people to whom I owe this privilege to serve and speak in this chamber. At tulad ng bilin sa akin ni Pangulong Duterte, kung may nakikita tayong mali, pag meron po ako nakikitang mali, magsasalita po ako. Ano, mapapaisip ka talaga. Dahil sa hearing, yung iba po, sila ang nagtatanong, sila ang nag-iimbestiga, sila rin ang sumasagot, sila na rin ang huhusga at gagawa ng conclusion. I know this is not a judicial court, but it does not take a lawyer to figure out that you cannot be judge, jury, and executioner all at the same time. Alam ko marami ang napapaisip. Dahil sa nangyayaring hearing, ang nagtatanong ay sila na rin ang sumasagot, sila na rin ang humuhusga, at may agad na lang nagawang konklusyon. Bakit sa dami ng resource person ay pinapatawag, parang ilang senador lang nagkikwento ng kanilang version at interpretasyon? Bakit niyo pa pinapatawag kung kayo rin po ang magsasalita?
kapag pinasalita ninyo at hindi nakalinya sa gusto ninyo, nagagalit at naiinis ka agad din kayo. Pinapagalitan nyo pa. It seems like some already had an answer in their minds. And if they did not get what they want to hear, they will say, the resource person is evasive. Parang may mali naman doon, Mr. President. Kapag napatunayan mong nagsisinungaling, i-hold mo in contempt. Marami naman po kayo na ipakulong noon. Pero patapusin mo namang sumagot. At kung may tanong pa, let him clarify that I believe is the real essence of inquiring. Ang testigo nga sa korte, binibigyan ng respeto ng hukom. If an adverse counsel bullies a witness, the judge orders the counsel to stand down. Dito sa hearing na to, it seems like basic human decency and courtesy have been forgotten. Kahit sa ang diskusyon, maging sa plenaryo, sa korte, o maging sa usapang kanto, alam mo naman kung hindi patas ang kausap mo, pakiusap ko lang, ay huwag sana natin linlangin ang publiko. Mr. President, sobrang unfair naman po. Para lang sumikat ka, ikaw lang nag-iimbestiga at nagtatanong, ikaw pa ang sasagot at huhusga. Tapos magagalit ka pag hindi ayon sa gusto mo ang sagot. Tapos ngayon, nandadamay ka pa ng kapwa mo, Senador. Oo! Oh, pinasalita mo ako. Binigyan mo ako ng oportunidad na klaruhin ang mga bagay na pasarin laban sa akin. Kahit na minamadali mo ako, salamat na rin at binigyan mo ako ng oportunidad magsalita. Pero paglabas naman sa Senado, sasabihin mo sa interviews na parang utang na loob ko na nakapagsalita ako. Mr. President, tulad ninyo lahat, kinalal din po ako ng tao dito. Karapatan ko po magsalita dito. At sa mga hearings na miyembro naman ako, hindi ko yun utang na loob sa sino man sa inyo dahil pribilehiyo at responsibilidad yun na ibinigay sa akin ng taong bayan bilang kanilang representante. Remember, pareho tayong senador dito. Pareho tayong halal at pinili ng tao. Baka nga mas marami pa akong boto sa iyo at mas marami nagtitiwala sa akin ng mga Pilipino. Mr. President, the Filipino people deserves fairness and due process. Most especially in a committee that we hold in high regard. Napaka-crucial po ng Blue Ribbon. Dahil aminado naman tayong lahat na para umunlad ang bansa, kailangan linisin ang gobyerno. Believe po ako sa accomplishments ng Senado. Lalo na sa mga kontribusyon nito laban sa korupsyon. Kaisa niyo po ako dyan. At anumang anomalya sa gobyerno, kaisa niyo po akong labanan dyan. Labanan po natin ang korupsyon. Mula 2019 pa lamang nang naging membro ako dito, marami na tayong na-discovery, na-report, na-actionan upang matugis ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Halos lahat niyan ay malaking itinulong ng Blue Ribbon Committee. Participate po ako noon sa Bucor hearing, sa PhilHealth hearing, lahat po. Nag-participate naman ako, nagkausap tayo, nagkaisa tayo dyan. Labanan po natin yung mga kalokohan at katiwalian sa gobyerno at pagkakamali. But out of fairness, I am giving credit where credit is due. But let us not brag about it as if the Filipino people owe us anything because we all play a part in pursuing a clean government regardless of which branch of government we are in and what position we hold. Given this, I just simply want to raise a query here. But since it is a common knowledge that the chairman of the Blue Ribbon Committee is also the chairman of the Philippine Red Cross, which is in the early days of the COVID-19 pandemic, entered into a multi-million peso memorandum of agreement with PhilHealth. Hindi ba may conflict of interest na isa sa iniimbestigahan mo ay katransaksyon ng organisasyong pinamumunuan mo? Nagtatanong lang po, Mr. President. Pinapagalitan mo. Pati ako, nadadamay, tinatawagan mo. Bakit hindi nababayaran? Ako, kasamahan mo sa gobyerno. Papagalitan mo kami. Ano namang kinalaman ko? Tulay lang po ako. Kung maaari, nagiging tulay lang po ako sa executive para mapabilis po ang lahat ng proseso. Dagdag pa dyan, hindi ba disadvantageous sa gobyerno
at against the law ang paghingi ng advance payment? Anyway, let us save that discussion for another forum. Nagtatanong lang po ako. In the spirit of fairness and impartiality, shouldn't the Blue Ribbon Committee Chair inhibit himself from further hearing all matters involving PhilHealth? Make no mistake, Mr. President, I will not present any conclusions here without due process and fairness. Tinuturuan po ako ng tama at kailanman ay magiging patas po ako. Sana naman po, maging patas rin po kayo. Sabi niya pa naman po, patas po siya. Patas nga ba? Sabi niya, lahat pwede magsalita sa hearing niya. Totoo nga ba? Sabi niya, the truth must come out. Pero bakit parang iba ata ang pinapalabas niya? Prangkahan lang po. Doon lang po tayo sa totoo. Hayaan na lang ba natin ang publiko? Hayaan na lang po natin ang publiko ang humusga. Anyway, napapanood niyo naman po. Sa totoo lang, malaki po ang respeto ko sa inyo noon pa. Papasalamat po ako sa inyo. Kakasama po tayo noon. Lagi po ako nagpapakumbaba sa inyo. Kaya siguro ang trato mo sa akin ay hindi kapwa, Senador. Kahit sa mga hearings, umpisa pa lang. Noon pa, magkatabi tayo sa isang hearing. Kahit sa mga hearings, ang trato mo sa akin, parang resource person lang na pwede mong barahin habang nagsasalita. Other senators were accorded the privilege to have an opening statement in the hearings. Bakit ako kailangan mag-stick sa topic na gusto mo? Pareho naman po tayong senador. Mr. President, ako pong diretsong kausap. Kung may gusto ka pong sabihin at punahin, lapitin niyo lang po ako. Ilang pinto lang pagitan ng opisina natin. Narinig ko pa sa media na sinasabi ng ilan dyan, senador na ako, bakit patuloy pa rin ako malapit sa Pangulo? Ang karapatan mo na questionin ang pagiging malapit ko sa Pangulo. Nangako ako sa Pangulo. Hindi ko siya iwanan habang buhay. At amin na lang yon. Dahil mahal ko ang Pangulo. As long as walang conflict po sa trabaho na ginagampanan ko bilang senador, wala kang karapatang questionin ito at wala kang pakialam. I noticed that nobody seemed to complain about my proximity to the president when you would have me say something to him or ask him to do something for you. Tawagan mo ko, ating mo kay Pangulo. Noon pa, walang reklamo kapag ginagamit niyo akong tulay sa ating Pangulo. Pag hindi pabor sa inyo, pero kapag disadvantageous sa inyo, at ngayong malapit na ang eleksyon, bakit pupunahin ninyo? May nagsasabi dyan, nagpapaka-EA daw ako. Hindi ko po kinahihiya yan. 1998 pa po ako nagtatrabaho sa kanya. Naging senador na po ako ngayon. Papasalamat po ako kahit na isa lang po akong munting EA po. Sa mga EA po, huwag kayo mawala ng pag-asa. Baka kayo rin po maging senador pagdating ng panahon. Isa lang po ang natutunan ko. Sana po ay matutunan ninyo. Mahalin niyo po ang inyong kapwa Pilipino. Malay niyo, kayo rin po ang maging senador. Hindi ko po kinahiya yan. At lalo hindi po ako nahihiya na umalalay sa Pangulo hanggang ngayon dahil isa lang po ang layunin namin. Magserbisyo po sa aming kapwa Pilipino. Yung relasyon namin at tiwala namin sa isa't isa, nasa sa amin na yon. Pero tanggap ng taong bayan yon dahil hindi ko naman yan itinatago sa kanila. At nung naihalal akong senador, hindi ko na po kinahiya na ako isang simpleng empleyado lang po noon na binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Hindi ko po sasayangin yan. Gayunpaman, kailanman ay hindi ko ginagamit ito sa pansarili kong interes. Palagi kong inuuna ang interes po ng bayan at interes po ng kapwa ko Pilipino. Sabi ko nga, sana po patas ang pagtingin natin parati. Dahil ako naman po ay naging patas sa inyo lahat.
anumang partido, anumang estado ninyo sa buhay, at basta makakabuti po sa kapwa ay sinusuportahan ko. Passion ko po ang magserbisyo. Bisyo ko po ang magserbisyo. To the point na naituturing na bisyo ko na ito habang buhay ko. Wala kang pakialam kung tumutulong ako sa Pangulo to overcome this crisis po. Huwag natin haluan ang politika. Baka wala na tayong politika pag-uusapan kung hindi natin malampasan ito. Higit sa lahat, kahit na malapit ako kay Pangulong Duterte, walang conflict sa trabaho ko yan. In fact, I have a perfect attendance in the second regular session. 69 out of 69. I want the public to know that I value the opportunity and privilege that they have given to me here. Gayunpaman, umiikot pa rin ako kahit sang sulok ng bansa dahil yan po ang pinangako ko sa Pilipino. Noong pagkatapos ng proklamasyon ng senatorial proclamation, may nagyaya po sa akin na kumain sa isang hotel pagkatapos ng proclamation natin dyan. Pero po, mas pinili kong pumunta sa mga nasunugan sa Caloocan dahil nangako po ako sa kanila na babalikan ko po sila. Doon po ako nakipag-boodle fight. Sabi ko nga, I will not limit myself to work within these folds. Pinoto ako ng tao para katawanin sila. Paano ko malalaman kung ano po ang kailangan at hinaing nila kung nandito lang po ako nakaupo? Hindi ko ugali at hindi ko matiis na nakaupo lang po sa malamig na opisina. Relax-relax lang, nagpapalamig, nag-aantay ng kung sino ang pwede imbestigahan, napalaki ng tiyan. Mas gusto ko pong lumapit sa tao dahil sila po ang siniservisyuhan ko. Ganito po kami noon pa sa Davao. Siguro po, ganito po magserbisyo ang tinatawag nilang mga probinsyano. Sabi ng iba, hindi daw legislation ang inaatupag ko at pang-executive daw. Pero bukod sa legislation, parte rin naman po ng tungkulin ang representation at constituency services. Oo, legislators tayo. Pero higit sa lahat, public servants po tayo. Ito ang nakasanayan ko. Dito po ako namulat. Pagtulong po sa mga mahirap at pagserbisyo po sa kapwa ko Pilipino. Mr. President, sa mga nag-aakusa sa akin, ulitin ko, hindi porket kakilala at katrabaho ko ay idadamay na ninyo ako sa panghuhusga ninyo. Huwag ninyo ako ipilit, ipasok sa gusto ninyong narrative. Sabi ko nga, doon lang tayo sa totoo. Moreover, we should not just respect a co-equal branch only when it is beneficial to us. Why question the appointing authority when his right to do so was given to him by the Constitution? If you have reservations on the qualifications of people in the government, question it before the proper courts. And if you want to change the qualifications, pass a law to favor what you want. Kahit anong administrasyon yan, reality is that appointments are not only based on merit, but also trust. Whether it's in the capacity of the person or his character, bakit issue ngayon na puro taga-Davao ang na-appoint? Ano pong masama doon kung sila ang pinagkakatiwalaan ng Pangulo? Ano tingin nyo sa Pangulo? Hindi marunong kumilatis? Personal choice niya po yan. Hindi porket abogado niya, itao ko na. Abogado niya po yan noon pa. Huwag kayong magmalinis. Sa mga opisina ninyo, wala ba kayong katrabaho na kamag-anak, ka-fraternity, ka-probinsya o kaibigan? Sabi ko nga, doon lang po sana tayo sa totoo. Maging patas po tayo. Alam niyo po, ano po ang punto ninyo kung kakilala ko si Lau? Ano po ang pakialam ko sa kanya? Ako na nga nagsabi na ipakulong niyo na po kung may kasalanan. Wala kaming pinoproteksyonan dito. Diretsahan na po tayo. Meron tayong ombudsman, kasuhan, may sandigan bayan. Ikulong po ang may kasalanan.
nabanggit na rin po kanina, napaka-unfair naman po sa mga ilang abogado na mula sa Davao. May sarili pong career na nag-aral, pinaghirapan po nila. If qualified naman po sila, hindi naman po bulag ang Pangulo. Sila po ay mismong pinipili ni Pangulong Duterte being the appointing authority. Nagkataon lang po na ako ang naging tulay kay Pangulong Duterte. Iilan dyan sa inyo mismo? Ilang beses niyo po ako tinawagan? Ikaw po mismo. Meron kang ni-recommend noon. Tinawag mo sa akin. Nakarating kay Pangulo. Na-appoint ni Pangulo. Meron bang nag-question? Eh kung qualified naman po yung tao, eh na-appoint po ng Pangulo. Ito sasabihin mo na dumadaan sa akin. Eh ikaw mismo. Tumatawag at nagre-recommenda. Kang magmalinis. It is the president's prerogative who to appoint in his office and in his administration. Kung gusto mong makialam sa mga appointments, maging pangulo ka po. Kung may kasalanan silaw, walang pumipigil sa inyo na kasuhan at ikulong. Wala akong pakialam kay Lau. Kung kine-question nyo bakit siya na-appoint, tanungin nyo po ang pangulo. Siya naman po ang appointing authority. Kung gusto ninyo, ang gusto ninyo ng paliwanag, ito po, pakinggan ninyo po si Pangulong Duterte para malaman namin, malaman po natin bakit silang na-appoint. Kindly play the video, please. EDP, can you check on the audio? We cannot hear. The people on the floor cannot hear. The senators on the floor cannot hear the audio. Can you please check on the source? Nasa sharing daw, computer na nag-share. You do not have the ascendancy to question this executive prerogative. Of course, I will appoint people I know and trust, just like other presidents before me. Attorney Lau and Attorney Dakpin, who are my fraternal brothers, were members of my campaign team in 2016. Before that, both have been assisting the mayor's office with legal matters and concerns sa akin. Anong masama kung magbayad ako ng utang? Magtanong kayo, saan ba ito galing ang tao? Bakit kayo? Hindi kayo nagtulong sa mga taong nagka-utang ng loob? Hindi kayo nagpwesto ng mga tao nung nanalo ako, nanalo kayo? Ako ganoon rin. Itong mga fraternity brothers ko, pero kung sabihin mo may nakuha, may nakita kayo, may nakita kayo ng mali, ipakulong ninyo. I do not really care if they are my fraternal brothers. Walang sa usapan niya mag-pwisto ko sila na magnakaw. Ipakulong ninyo. No, believe ako sa inyo kung mapakulong ninyo. Mr. President, kami po ni Pangulong Duterte ay mga probinsyano na nagtatrabaho ng matino. Tumutulong sa mga Pilipino at nagsusumikap na may bangon po sa krisis ng ating bansa. Ano po ang masama kung kumuha siya ng mga probinsyano para tulungan siyang magserbisyo sa bayan?
ang pangunahing bilin po ni Pangulong Duterte sa kanyang mga ina-appoint. Sa dami po niyan. Sa dami po niyan. Hindi po siya nakikialam paano nila patakbuhin yung opisina. Hindi siya nakikialam sino yung mga kasamahan niya sa opisina. Isa lang po ang pinagbibili niya parate. Just do what is right and avoid corruption. Yan lang po ang pinagbibili niya. At hindi man niya nakakausap yung mga taong yon noon pa po. Sinasabihan niya ako, sabihan mo nga yon na-appoint ko. Just do what is right and avoid corruption. Hindi po nagkulang ang ating Pangulo. Hindi po kami nagkulang sa pagpapaalala. Wala sa usapan ang korupsyon. Kasi kung gusto mo talagang tumulong sa administrasyon, gagawin mo po kung ano ang tama. We are one with you in eradicating corruption in this country. Now, if you believe that people have committed crimes and should be punished, then file the necessary cases and give our prosecutors sufficient evidence to ensure that these people are indeed punished. Patunayan natin kay Pangulong Duterte, lalo na sa mga kababayan natin, na may kahihitnan po ang mga hearings na ito. Kaysa tayo-tayo ang nagbubuhat ng ating sariling bangko at nagpapagalingan, hayaan na natin ang taong bayan ang humusga. Sino ba talaga ang nagtatrabaho at nagsiservisyo at sino ba talaga ang puro salita? Hindi niyo po ako hindi niyo na po kailangan enumerate ang mga nagawa ninyo. Kung totoo yan, hayaan niyo na po ang mga nakabenepisyo ang magsalita. Nasa gitna po tayo ng pandemya. Pero pansin na pansin po kung sino po yung gusto magpasikat. Huwag niyo po isisi sa executive lahat ng mga problema ng bansa dahil pare-pareho lang naman tayo dito nagsisilbi sa bayan. Pero kung may pagkakamali sa implementasyon, panagutin. Huwag niyo po isisi sa kanila ang inabutan nilang sistema dahil resulta lang po yan ng ilang taong mga batas na naipasa rin mula sa plenaryong ito na kinagisnan na lang ng lahat at pilit nating isinasaayos. Kaya nga ito tinatawag natin in aid of legislation para ayusin ang dapat ayusin. Nasa public health emergency po tayo ngayon. Pandemya po ang kalaban natin at hindi ang isa't isa. Panahon ito ng pagtutulungan at pagbabayanihan. Huwag natin sayangin ang oras sa siraan at sisihan. Mr. President, ulitin ko, mismo si Pangulong Duterte ayaw ng katiwalian. Kahit sino ka man, kahit saan ka man ang galing, kahit tumulong ka pa nung eleksyon kay Pangulong Duterte, marami na pong nasibak dyan kapag pumasok ka pa sa korupsyon. Kapag pumasok ka sa korupsyon, yari ka po. Panoorin niyo po ito. Sabihin ninyo yung, ngayon, ganito. Yung bidding, yung procurement na sabi ninyo mali, tuduhin ninyo ang investigasyon at kung may kulong, ikulong ninyo. Kung may nakita kayong anomalya, kalokohan, overpricing, kasuhan na kaagad at ikulong, yan naman po ang pangunahing campaign promise ng Pangulo. Campaign against illegal drugs, criminality, and corruption. Dito rin po nakatutok. Dito rin po ako nakatutok. Labanan po ang mga yan. But admittedly, it's very hard to totally eradicate corruption. Marami pa rin dyan, pero hindi tayo susuko na labanan ito. Hindi po kami sumusuko na labanan ito. Magtulungan po tayo laban sa korupsyon. Maalala ko pa noon, sinabi ni then Mayor Duterte po sa mga nagpapatulong sa Davao. Napakatagal po sa local government ng Davao. Kahit tanungin niyo po yung mga ninegosyo dyan. With the respect po kay kahit tanungin niyo po kay dating former Senate President Manny Villar. Sa mga ninegosyo po sa Davao ng mga subdivision, bilin po ni Mayor Duterte sa akin noon. Nagpapatulong po sila sa mga permits. Kapag nagbigay po, huwag mong tulungan. Kapag hindi nagbigay, tulungan mo at alalayan mo makumpleto ang mga papeles at huwag pahirapan. Yan po ang natutunan ko kay Pangulong Duterte.
Sa nabanggit naman po kanina, handa ba ako magpaimbestiga bilang senador? Handa po ako magpaimbestiga. Wala po ako tinatago. Wala po akong kinakatakutan. Mas mabuting malaman ng tao ang katotohanan para matapos na rin po ang haka-haka mula dyan kay Lau na yan. Ang hindi ko maintindihan, kung napatunayan nyo na si Lau ay taga Davao at humawak sa iba't ibang posisyon, ano po ang pakialam ko? Anong pakialam ko kay Lau? Kung gusto niyo ipakulong, pakulong niyo na po. What do you want to prove by linking me to him when you have not even proven his guilt? Ano ito? Guilt by association? O by your mere interpretation? Paulit-ulit ko nang sinagot yan na bakit mo ipinagpipilitan, wala akong pakialam kay Attorney Lloyd Lau. Sa nag-aakusa sa akin, huwag mo ako itulad sa inyo. Huwag mo ako itulad sa iyo. Dahil ako, nagtatrabaho lang po ako ng matino. Kung ako ang inuugnay mo sa korupsyon at pag-impluensya upang magkaroon ng anomalya, nagkakamali ka. Yan lang ang puhunan ko dito. Prinsipyo at pagsiservisyo ko po sa kapwa ko Pilipino. Hindi naman po ako politiko na lalabas lang tuwing may eleksyon at naninira pa ng kapwa, nandadamay pa ng kapwa senador para lang sumikat. Probinsyano lang po kami ni Pangulong Duterte na ginagawa lang lahat ng aming makakaya upang tuparin ang aming ipinangako sa taong bayan. Malinis po ang aming hangarin. Pangalan lang at prinsipyo ang pinanghahawakan namin dito. At hinding-hindi po namin ito sisirain. At hindi rin kami papayag na sirain kami ng ibang tao na ipinaglalaban ang kanilang pansariling hangarin. Ulitin ko po, doon lang tayo sa totoo. Maging patas lang po tayo. Konting respeto naman po sana mula sa kapwa senador. Kaya ako, Mr. President, kung ako patunayang sangkot sa kahit anong korupsyon ni Piso, I will resign. Ito lang po ang puhunan namin, pangalan at prinsipyo. Mga taga-Davao lang po kami, pero alagaan po namin yan dahil mahal po namin ang aming pagsiservisyo sa aming kapwa Pilipino. Thank you, Mr. President.